Dito tayo sa special edition na color gray. Meron siyang parang dark brown or bronze yung kulay, no? Dito naman sa ating grab bar, ganun din yung kulay, kaparehas din sa ating mags. So yan ang pinakaiba, para malaman din natin kung special ba or standard yung Click 125 na version 4. So yun, magandang tanghali sa inyo at nandito na naman tayo sa Honda Jeep Jam Cycle Lanoy Kalumpang para silipin ang kanilang pinakabagong inilabas ni Honda ngayon. Walang iba kundi ang pinakakilala at pinakamabenta sa kanyang kategorya. Ang Honda Click 125 version 4, montage na tayo. Let's go! So yan, nasa inyong harapan ang Honda Click 125 version 4 na bagong-bago na inilabas dito ni Honda at dinala dito syempre sa Mindanao. At eto mga tol, ang ating special edition. Meron siyang dalawang variants, ang special edition at yung standard variants. So paano ba natin malalaman kung standard or special ang Honda Click 125 version 4. Uunahin muna natin ang Honda Click 125 version 4 na standard version. So paano ba natin malalaman kung standard or special edition ang Click na 125? Dito sa ating standard, color matte black yung kanyang kulay. At pagdating din dito sa ating grab bar, matte black din yung kanyang kulay, no? So punta naman natin yung special edition. Dito tayo sa special edition na color gray. At eto mga tol, yung kanyang mugs, meron siyang parang dark brown or bronze yung kulay, no? Tapos dito naman sa ating grab bar, ganun din yung kulay, kaparehas din sa ating mags. So yan ang pinakaiba, para malaman din natin kung special ba or standard yung Click 125 na version 4. At kung mapapansin nyo mga tol, napakaganda na netong ating V4, no? Dahil sa kanyang color combination at ginawa na siyang two-tone. At eto sa ating harapan, syempre yung special, meron siyang kulay na gray, glossy gray at yung black. Tapos sa kanya decals, may konting gold, white, tapos meron ding gray. So ang pangalan nga pala ng kulay na ito, yung Pearl Silvestres Gray. Yan po ang ating special edition. Kita naman natin sa kanyang physical na ang laki ng pinagbago na itong ating V4. Kung ikukumpara natin sa V3, meron siyang 4-stroke, 2 bulbs, single cylinder, single overhead cam at naka-liquid cooled yung kanyang cooling system. So ito yung pinakauna, or kung hindi man pinakauna, ito yung talagang nagpaputok ng liquid cooling system sa kanyang kategorya na 125cc. Siyempre sa kanyang engine, meron ding ESP. Meron siyang 125 cubic centimeters. At yung kanyang starting system, siyempre naka-electric ACG starter. Yung ACG starter, yung tinatawag natin na alternating current generator. So pinapatahimik niya yung pagpapaandar nitong ating Honda Click 125. Sa kanyang gulong naman, syempre naka-tubeless pa rin yan at meron niyang sukat sa kanyang harapan na 90 by 80 by 17 inch. At sa kanyang likuran naman, meron siyang 180 by 17 inch. Sa kanyang seat height naman, meron siyang taas na 769 mm. At sa kanyang curb weight or kanyang kabuang timbang, meron siyang 112 kilograms. Kanyang ground clearance, meron siyang taas na 131 millimeter. At sa kanyang fuel tank naman mga tol, meron siyang laki na 5.5 liters fuel tank capacity. Ito ay naka-fuel injected at kaya niya mag-generate ng power na 8.2 kilowatts at 8,500 rpm at kaya niya maglabas ng torque na 10.8 Newton meters of torque at 5,000 RPM. Ang average ng fuel consumption na itong ating Honda Click 125 version 4 ay naglalaro sa 50.3 kilometers per liter. Pero magdedepende pa rin yan sa rider na gagamit ng motor na to sa kanyang riding habit. At dito unahin natin sa kanyang harapan. At kung mapapansin nyo, napakaganda ng kanyang color combination. Meron siyang glossy na gray dito, tapos may black na letter M yung kanyang accent. Tapos meron siyang emblem ng FI dito.
Pagdating naman dito sa ating cowling, yan, meron siyang color gray na may pagka-metallic, then meron siyang glittery effect. Kagaya din dito sa ating accent dito, meron siyang glittery effect. Yung kanyang pintura, no? Tapos dito, color glossy na gray at may decals ng Honda. At ito ay gumagamit ng fully LED. So asahan natin na napakatipid niyan pagdating sa battery consumption. Dito makikita natin yung kanyang daytime running light. Napakaganda ng pagkakalagay ni Honda dito. At syempre yung ating headlight na may split type yung kanyang forma. So ayan, napakalaki, no? At yung katulad siya ng ating Honda Click na 150 at 160. So dito sa ibaba, ayan, para siyang merong winglet dito sa harapan. Napakaangas ng forma. Dito naman sa kanyang front fender, meron siyang glossy black na plain. Tapos may decals dito ng combi brake. So dito naman sa kanyang suspension, meron siyang traditional telescopic fork pa rin ang ginagamit. Sa kanyang braking system, Tokiko ang kanyang brand at meron siyang single path piston caliper at yung kanyang wavy disc. So yung pagdating naman dito sa kanyang instrument panel, syempre naka fully digital pa rin yan, yung kanyang instrument panel. Pagdating naman sa ating buttons and switches, so ito, sa kaliwa, meron siyang high beam and low beam, wala lang siyang passing light. And yung kanyang busina at yung kanyang left and right turn switches. Dito naman sa kanyang right side, meron siyang ignition starter. So ito mga tol ay walang kickstarter. So ang kagandahan lang dito sa ating Honda Click na 125, meron siyang voltmeter para ma-monitor natin lagi yung ating baterya. At ang key system na ito, syempre naka disusi pa rin yung gamit niya, traditional key. At ang kagandahan lang dito, meron siyang shutter lock. Tapos dito, meron siyang integrated seat opener sa kanyang tabi ng susiyahan. So para hindi na tayo ma-hassle sa pagbubukas ng ating upuan. So mas maganda yung dito, yung bukasan. Dito natin makikita yung ating USB charging port. Syempre napakalalim din ng ating bulsa, kasyang-kasya yung ating Android phones, kahit 6-inch pa yan. At eto mga tol, napakaliit lang ng details sa kanyang takip. So meron na siyang hawakan dito. Unlike dun sa V3 na Honda Click, plain lang siya, no? Push lang siya. So dito sa ating V4, meron na siyang nakausli dito para hilahin natin. So maliit na detalye pero napakalaking tulong para dito sa motor na to. Syempre hindi rin mawawala yung ating hook. Syempre yung ating gulay board. Yung kanyang cover, mga tol, no? Na meron siyang leather type na seat cover. At ito ang nagustuhan ko, yung kanyang grab bar na color dark brown or bronze ang kulay. So napakaganda. Ito mga tol, makikita natin yung kanyang decals dito. Yung color gold, meron siyang black and white. Tapos dito sa gilid, meron siyang dalawang partition dito. Pero dito nga lang, nakalagay sa ating decals yung kulay. Pero ang kabuuan niyan, black pa rin na glossy. Siyempre, meron din siyang winglet dito na parang air scoop din. Better aerodynamics. Meron siyang matte na kulay na black. So dito naman sa ating glossy na part, meron siyang decals dito sa ibaba. May liquid cooled na nakalagay. Tapos may black, may white. Color gold, black, and then white. Meron siyang silver metallic. Yung combination. Napakaganda ng kanyang color combination dito. Naka mono shock pa rin. Or naka single shock yung kanyang suspension. At yung kanyang airbags na merong emblem dito ng ESP or yung Enhanced Smart Power. So nagdadagdag siya ng lakas. At the same time, matipid din yung kinukonsumo ng gasolina na itong ating Honda Click 125 na version 4. At syempre yung ating CVT. Yung kanyang braking system, syempre ito ay naka-mechanical leading drum brake sa kanyang likod. At sa kanyang wheels, naka-cast wheel. At yung kulay, syempre yung dark brown or bronze yung kanyang kulay, no? Ganun pa rin, napaka-compact ng kanyang taillight dito. At syempre yung ating signal light dito nakalagay sa kanyang rear fender na fully LED. At dito rin sa ating taillight, fully LED. At yung ating plate light dito. So parang mas visible yung ating plate number, lalong-lalo na sa gabi. Ayan ang forma ng kanyang exhaust dito sa kanyang likuran. Yung kanyang foot peg ng ating OBR, syempre naka-rubber pa din. Mas makapit to yung rubber kaysa sa mga ibang materials like aluminum na ginagamit.
sa inaabangan ng lahat yung kanyang presyo at syempre yung installment plan para dito sa ating napakabago na Honda Click 125 version 4. Para sa ating special edition, meron siyang kabuuang presyo na 87,000 pesos at sa kanyang down payment naman kapag inutang niyo ang motor na to, meron kayong minimum down payment na 8,000 pesos. At sa 36 months na terms, meron kayong monthly amortization na 3,803 pesos with rebates ng 200 pesos kapag maaga kayo nakapagbayad para dito sa motor na to. Meron siyang free helmet, free jersey, free LTO registration at free TPL insurance. So yung mga tol, sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa vlog na to. Ang Honda Click 125 version 4 na bagong-bago na inilabas ni Honda. So yun lang at magandang hapon sa inyo lahat. Ride safe sa inyo!